uncommon kasi na seaman nakapag-migrate dito sa Canada. Kasi majority na nakakilala ko is it's either nurse or hotel management or nasa accounting. Majority yan na nakikilala ko. So ngayon, I'm so amazed sa iyo. Pagsabi mo, seaman ako. Seaman ka. So it's a very interesting story kasi bihira ako makarinig na merong seaman na nakapag-migrate dito sa Canada. So I'm very interested sa story mo kung paano nag-lead. Sabi mo, wake up call, no, I need to shift or I need to move or kailan ko na mag-stop dito kasi dangerous nga. Paano nag-lead into Canada? Tapos paano ka nakapasok dito sa Canada? What's up mga Caps? So ayan, nandito tayo sa Halifax Waterfront. Kasama natin ang mga special guest natin. Ayan, unahin natin ang pinakagwapo. Ako talaga? Pinakagwapo. Eto, pinakagwapo si Ben. And of course, si Mercury po. Mercury. Mayaing Mercury. Yay! And of course, Drugstore. Mercury Drugstore. Ayan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ngayon sa Manila Zoo, yung na-rehabilitate na. Makikita nyo po dyan yung mga na-train po namin na mga hayop. Marunong na po sila mag-shooter. Ayan o. Gusto ko sana yun. Makita yun. Ngayon nakita man ang waterfront, kumusta naman sa'yo? Yes, I make. Eto na siya, yung waterfront. Parang ano, low, hindi ka maligod. Parang low tide siya ngayon. No, low tide siya ngayon, di ba? Ato na ba tayo? Naligo ka. Pwede po dyan maligo. Dati nakikita ko lang doon sa mga sa Google, sa mga Facebook page, yung ibang mga Pinoy na nanakunan dito. Ang bayan naman talaga dito ng mga Pinoy ito, di ba? Correct. Nagtitinda din dyan mga street vendors na Pinoy. Okay. Oh, mga CD, DVD, gano'n. Itong barber. Ano mo nila ba ito? Totoo. Tapos alam mo, maya may mga polis magtatakbuhan. Wait. Paano? One of the deepest ports in the entire world. Talaga ito? Hindi ko alam. That's why Queen Elizabeth and Queen Mary, they inaugurated here, I think. Ay, galing. One of the deepest. Daming alam. So ngayon, nagsasakay ka ba sa barko? Before. Dati po. Ngayon? Ngayon po, eh, level up na tayo. Ano na tayo? Sadako. Sadako? Iba na yung sinasakay. Iba na yung... Anong ginagawa mo na ngayon? May so dati, dati seaman ka? Dati po akong seaman. Uh-huh. So dati akong ship mechanic. Sa ano ka? Sa barko talaga? Sa ilalim yon? Sa ilalim po ng ating... Grabe! Nakaka-amaze kasi hindi naman sa pagano ah. As mekaniko sa Pilipinas, lahat babae. Diba? Babae. Ay, sorry, mali. Kasi sa Pilipinas, pag mekaniko, lahat lalaki. And nakaka-amaze kasi si Mercy ay isang mekaniko, tama ba? Chief mechanics sa barko. Bali po yung by license, second engineer. Second. One rank lower ng chief engineer. By license. Pero po, umalis ako ng barko as junior engineer. Wow! Ngayon, ilang years yon? Ilang years ka nag-work as first class? So, nag-start po ako as cadet, tapos rating, and then officer. So, around 6 to 8 years. Kami na pirate attack. At doon ako nag-decide na kailangan ko mag-change course. Tayo na. Kailangan ko ng tumigil. Tumigil. Dahil sa at least 3 times yata kami na pirate attack. Anong klaseng pirate attack? Nakaka-interest kasi ang takot namin noon, nandoon. Mm-hmm. Pero ano yung mismong nangyari? Kung so, okay na sa yung ikwento? Oo naman. Okay naman po talaga. So bali yung trading area namin between China papuntang US. So kailangan namin dumaan sa bandang West Africa. So dalawa kasi yung pirate activity sa Africa. Mm-hmm. West Africa and East Africa. So sa West Africa, ang style nila doon is kumbaga kuha lang sila ng kain ng kunin sa barko tapos aalis. Mm-hmm. So short term yung lang. Nagra-ransom talaga na i-capture nila yung barko tapos may mga drama na mga ganto ganon. Uh-huh. Sa East Africa yung mas mga scary. Sa Somalia. Uh-huh. Oo. Kasi ang sa West Africa naman yung activities doon parang supply. Magkukuha lang talagang looting lang. Looting lang. Pero bago nila gawin 'yon, naka-drugs muna sila, high sila ng drugs.
Pero yung sa kabilang side, yung bandang Somalia, Oman, yung area na yan, talagang ano sila, may planning stage yun. Tsaka, ang nakikita nating pirates, ano lang yun, front lang yun. Kasi mm-hmm. backed up sila ng mga malaking organization. Kasi mm-hmm. ang piracy, napakalaking organization, parang mafia din siya. Mm-hmm. So, ang front line nila, itong mga Somali. But then again, it might be na ang nasa likod niyan is mga big organizations. Big organizations kasi ang ransom niyan, kung ang tulad niyan sa cargo ng barko, sa barko namin merong 200 million barrels of oil. So let's say ang halaga niyan, let's say $200 million. Oh. Kaya na lang i-ransom ng 50 million kasi alam nila na yung approximate value is 200. So scary. Talagang kayo yung barko mo yung ang target. Oo, normally kasi sa barko na sinasakyan ko, mga tanker vessel. So ang primary ang tina-transport namin is crude oil. So kaya mas target. Mainit sa mata. Oo. Dahil commodity eh. Commodity eh. And at the same time, tawag nito oil yun eh. So anyway, so nangyari, talagang na-experience mo yung sa mga pelikula na sinakyan, alam mo yun, parang ang tawag yun, talagang sumakay sila sa barko mo. Na-experience mo yun? Hinabol kami ng speedboat. Yun ang pinaka-worst. At saka siguro isa sa pinaka-worst nung nakita ko talaga na may hawak na AK-47, mm-hmm. yung pirata, mm-hmm. na naka-aim sa barko namin. Mm-hmm. So siguro yun yung parang... Wake up call. Oo, wake up call. This is not skin. Pero very lucrative ah. Kaya ang mga seaman, hindi natin maiiwasan mm-hmm. na medyo maipagmamalaki sila, mm-hmm. medyo bongga sila kapag... Mm-hmm. Nasa lupa kasi mm-hmm. may ipinaglalaban naman talaga sila kung mm-hmm. yung sahod nila very lucrative talaga. Mm-hmm. Yun nga lang, mataas ang risk psychologically and mm-hmm. physically mm-hmm. as well, mataas ang risk. Pero very worth it po, kaya ng utak at katawan. Ilang months ka na bumabiyahe? Ang pinakamatagal ay 9 months. Sa iyo, sa tubig. Mm-hmm. Ang shortest contract ko is 4 months. Pero sa tanker vessel, hindi ka kasi basta-basta nakakalabas dahil mm-hmm. yung kargada mataas ang pollution content niya. So normally, short period of time. Nakakapunta kayo ng malapit sa coastline but not necessarily in the coastline. Mm. Minsan naka-anchorage lang kayo. Mm-hmm. So even though nasa coastline kayo, hindi rin ako nakakaapak ng lupa. Mm. So yun yung parang disadvantage kapag cargo vessel mm-hmm. kasi hindi ka basta-basta makababa at mm-hmm. makapaglakad-lakad. Kasi mm-hmm. pag nasa cruise iba din eh. Correct. 'Di ba pag nasa cruise pag nag-duck, pwede maglakad-lakad yung mga nasa crew. Pero kayo, pwedeng hindi. Pero majority, hindi talaga pwede. Mm-hmm. Kasi lalo sa mga malalaking vessel talaga. So anyway, so eto na, na-imagine na natin na nilusob kayo, na yung takot, diba? Tapos gusto mo naman lipat. Bakit Canada? I mean... Ah, okay. So ako tapos, naman... Paano nag-into Canada? Kasi ang very, very uncommon kasi... yung seaman nakapag-migrate dito sa Canada kasi majority na nakakilala ko is it's either nurse mm-hmm. or hotel management or nasa accounting, majority na nakikilala ko. So ngayon I'm so amazed sa iyo pag sabi mo seaman ako. Seaman ka. So it's very interesting story kasi bihira ako makarinig na merong seaman na nakapag-migrate dito sa Canada. So I'm very interested sa story mo kung paano nag-lead. Sabi mo wake up call, no, I need to shift or I need to move or kailangan ko na mag-stop dito kasi dangerous nga. Paano nag-lead into Canada? Tapos paano ka nakapasok dito sa Canada? Actually, it wasn't my plan talaga to migrate here in Canada. So basically, nung nag-decide ako na mag-stop na sailing, nakahanap ako ng trabaho na manufacturer ng mga engines sa barko. So one of the leading manufacturers ng ship engines. At na-direct ako sa Hong Kong. So ang company is actually based in Germany and may hub sila sa Hong Kong. And fortunately, I was lucky enough to was able to get employment from there. Ang company where I am working right now is actually a branch of
that hub. Oh, no, not a branch, but a sister company in Hong Kong. So that's why it was so easy for me to come here in Canada. Dahil ang work visa is LaMea exempted. Okay. So it only took me one month and a half to process everything and saka napadpad ako dito. So yung step, kung i-step by step natin is, from barko, nag-apply ka talaga directly sa company based from Hong Kong. Tama ba? Mm-hmm, mm-hmm. So from Hong Kong, nag-transfer ka to Canada. Mm-hmm. Dun sa sister company na existing dito sa correct. Halifax. Correct. O sa, I mean, sa Nova Scotia. Correct, correct. I see. So LaMea exempt ka. So ito yung yung trabaho mo sa Hong Kong, ilang years yon? Like, 5 years. 5 years ka na next day. Mm-hmm. So basically, wala talaga sa plano ko mag-Canada at wala talaga, hindi ko pinangarap na mapadpa dito. Kumbaga, siguro panahon na lang din. Siguro, you'll never know your future. So, nandito ako ngayon, not because I want to chase my dream, not because I want to be in Canada. It's just the wind just nangyari. So, yung mga kap, yung story niya is from barko, tapos nag-work inland sa Hong Kong for 5 years. And then, naglipat, same company lang, dito naman sa Nova Scotia. So ngayon, Mercy, ilang years ka na dito sa Canada after mo mag-move from Hong Kong? Mm-hmm. So, 1.5 years, more than 1.5 years. And hopefully, by God's grace, sana makuha na yung binimithi nating PR. So, yes. Yun ang pinagdadasal natin ngayon. Sana, yes. Ma-team niya. So, let me exempt. So, you're waiting for the PR. Are you married? You have kids? No. Single? Single. So, pwede mo nawagan. Ayan. Nananawagan po ako sa mga maraming pera po dyan. Hindi naman po ako high maintenance. Nakita niyo po, simple lang naman po ako. Joke lang po yun. Pero, puput ko yung email. Joke lang. Pero, napaka-interesting. Eh, sabi ko nga, Mercy is, bihira ko talaga marinig yung seaman na kapag migrate dito. It's a very nice story na ma-inspire natin yung mga seaman natin, mga kap or kapatid natin. I called kasi kami as kapatid. So, ma-inspire natin yung mga kapatid natin na may mga pag-asa pala from barko to inland to Canada. So yun, isasang kwento pa lang natin yan si Mercy. Mercy, thank you very much for your... Napaka-interesting. Thank you. Salamat. Nasaan na yung ating mga kasama?